welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng shrimp pansit bihon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo dito ng hipon, ng repolyo, syempre, ng pansit bihon, ng carrot, ng celery, chicharo o yung snow peas, parsley, onion o sibuyas, bawang, at ng Knorr shrimp cube. Bukod dito, kakailanganin din natin ng tubig, ng pamintang durog, at ng mantika. At syempre pa, hindi mawawala yung toyo. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng isang cooking pot. At lalagyan ko na muna ito ng cooking oil o ng mantika. Papainitin lang natin itong mantika. At pagkatapos, lulutuin muna natin dito yung hipon. Ito na yung hipon. Mabilis lang yung pagluto natin dito. Hindi natin lulutuin ng tuluyan itong hipon. Ang ginagawa natin, bahagya lang yung pagluluto ng hipon at pagkatapos, tatanggalin din natin ito. Ibabalik natin yung hipon mamaya kapag malapit nang matapos itong ating shrimp pansit bihon. At habang niluluto natin itong hipon, nalilipat dito sa mantika yung lasa nito. Kaya nagiging mas malasa itong ating nilulutong dish. At pagkatapos nito guys, babalik na rin lang natin itong hipon para yung kabilang side naman yung maluto. At once na mabaliktad natin itong hipon, lulutuin lang natin ito ng sandali lang din, kagaya ng ginawa natin dun sa isang side nito. Pagkatapos, tatanggalin muna natin itong hipon dito sa ating cooking pot at ituturin natin sa pamamagitan ng paghisa ng bawang at ng sibuyas. Isasama na rin natin doon yung celery. Alright guys, tatanggalin ko lang yung hipon. Ilalagay ko lang ito sa isang malinis na plato at i-set aside ko muna ito. Ngayon naman guys, gaya ng nabanggit ko kanina, igigisa na natin dito yung ibang gulay pa. Kagaya ng bawang, at eto na yung bawang, ilalagay ko na. Isusunod natin kaagad dito, yung ating onion o yung sibuyas. So, kunin ko na yung sibuyas. At ilalagay na rin natin dito kaagad. And guys, ihalo na rin natin dito yung celery. Itutuloy lang natin yung pag-isa hanggang sa malambot na yung sibuyas, pati na rin yung celery. At kapag lumambot na yung onion, pati yung celery, ilalagay lang natin yung parsley. At ang gamit natin dito ay sariwang parsley. Itutuloy lang natin ang pagluluto. Pagkatapos, maglalagay na rin tayo dito ng ating ground black pepper. Ito yung ground black pepper natin. Halungin lang. Pagkatapos, dahan-dahan natin ibubuhos dito yung ating toyo. At syempre, ilalagay na din natin kagay dito yung tubig. Ayan. At ang gagawin natin ngayon guys, papabayaan lang natin kumulo ito. Ayan guys, unti-unti nang kumukulo yung liquid. Ibig sabihin, oras na para ilagay yung ating Knorr shrimp cube. Bubuksan lang natin ito at ilalagay na natin dito. At pagkatapos ay hahaluin muna natin.
Lulutuin lang natin ito sandali hanggang sa tuluyan ng madilute yung ating shrimp cube dito sa liquid. Pagkatapos, ihahalo na natin yung mga gulay. Ilalagay na natin dito yung carrots na ginulyan lang natin o hiniwa natin into strips. Isusunod na natin yung snow peas o yung chicharo. Ayan. At ilalagay ko na rin dito yung repolyo. Hahaluin lang natin ito. At lulutuin lang natin ito sandali. Pagkatapos, ilalagay na natin yung pansit bihon. Guys, sa puntong ito, ilalagay ko na yung pansit bihon. Nasa sa inyo kung anong brand ng pansit bihon ang gagamitin ninyo. Isa-isa ko lang ilalagay ito. Hintayin lang natin na ma-absorb ng pansit bihon yung liquid para lumambot. Sa ganun, pwede pa nating mailagay kaagad yung iba pa mga pansit bihon na nandito sa akin. At ilalagay na natin itong apat. Ayan. Papabayaan lang natin na ma-absorb nitong pansit bihon yung liquid. At habang ina-absorb na ng pansit yung liquid, ay unti-unti natin itong itutos. Na sa ganun ay mahalo ito mabuti sa mga gulay rin. Pero dahan-dahan lang, siguraduhin natin na yung gulay hindi natin nadudurog habang ginagawa natin ito. Yan. Yung gulay natin dito, tamang-tama lang yung pagkaluto nito. So hindi na muna natin tatakpan itong ating nililuto. Papabayaan lang natin na ma-absorb na ng tuluyan ng pansit itong liquid dito. Pagkatapos nito, ibabalik lang natin yung hipon na naluto na natin kanina. Hey guys, ready na to. Sa pagkakataong ito, ibabalik lang natin yung hipon na naluto na natin kanina. Dito, sa pansit. Pagsasamahin lang natin. At pagkatapos guys, lulutuin lang natin ito sandali. At ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. After nating malipat sa isang serving plate, ito na ang ating shrimp pansit bihon. Guys, para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com.